Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Kahapon po, ipinalabas namin ang kwento ho ni na Rogelio Camangyan at ni Erwin Pailado. Sila po yung mga OFW na pumunta ho ng Riyadh, Saudi Arabia upang maging company drivers ng Gulf Motors. Pero nang dumating ho sa Riyadh sa Saudi Arabia, abay inilipat ho sila sa Jeddah. Pinagtrabaho po sa Al Mabti Company at sasahod lamang po sila ng 15,000 piso kada buwan. Nako, matindirin po lang yung ano nila. Hirap po doon. Kasama rin natin po, balikan natin, si Miss Rosemary Cleofe. Siya rin po ang welfare officer po ng Philippine Overseas Labor Office o Polo, dyan po sa Jeddah, Saudi Arabia. Ma'am Cleofe, magandang hapon muli po, ma'am. Magandang hapon, Pastor. Opo. Ano na pong update natin, ma'am, dun po sa dalawahong manggagawa na sina Rogelio at Erwin, ma'am? Opo. Actually po, sir, nung tinawagan po ako ng yung staff sa hapon, immediately tinawagan ko po yung dalawa at tinanong ko po kung ano yung talaga yung concern at reklamo nila din sa company. Mm-hmm. So ngayon po, ang reklamo nila, yung tungkol doon sa unpaid accumulated salaries for 8 months. Yes. Meaning, dalawang buwan from 2015 at mayroon silang dalawang buwan na hindi nabayaran ng employer from 2015 sa 2016, 3 months. Okay. At ngayong 2017, from June to August, hindi pa rin sila pinapasahuran. Okay. So, isa pang reklamo nila, expired na yung ikama ni Rogelio. Mm-hmm. At finish contract na po sila, sir. 3 years na sila sa company. Uh-huh. Pero hindi pa rin sila binibigyan ng final exit. Okay. So immediately po, kasi tinanong ko sila kung saan yung main office. Nag-email po ako doon sa Polo Riyadh to call the attention ng company. Yung, ano bang company? Al-Mobti, ma'am. Oho. Al-Mobti. Al-Mobti. At ang problema po dito, sir, based on sa declaration ng workers, na-deploy sila ng Albatra. Yes. Albatra Recruitment Agency through Gulf, yung isa, Gulf Entertainment Company, at yung isa, Gulf Motors Company. Okay. As labor si, ano, si Erwin, at yung isa naman, as si Boy. Mm-hmm. Pero before sila umalis ng Pilipinas, meron binigay sa kanilang another contract under Al-Mobti. Oho. So meron po bang, Ma'am Cleofe, meron po bang violation po doon na nagbago-bago ho kanila pong kontrata, ma'am? Dapat po mag-call ang atensyon ng Albatra. Oho. Opo. Actually po, sir, meron din akong email sa POE repatriation. Okay. Ayun. Na-call din ang atensyon ng Albatra at sinight ko po yung mga problem. Okay. So ang tingin natin dito, ma'am, madali ho natin ma-solve ito, no? Makukuha ho nila yung mga back wages ho, na pwede ho nila makuha ho yan. At the same time, makakauwi na rin po sila dito sa Pilipinas, ma'am. Opo. Actually po, sir, tinawagan ko rin si Mr. Majid Al-Mukti. Mm-hmm. At sabi niya, i-check daw po ang record. At yung HR po, natawagan din namin, hiningi nga po yung number ng ikama kasi hindi daw nila yun ma-check through sa pangalan lang. So, through ikama po. So, inihintay namin po yung sagot ng Al-Mukti. But na-endorse ko rin po ito sa Polo Riyadh. Kailapat na, sir. Okay. Siguro, ma'am, ang mas maigi dito, ma'am. Sa jurisdiction ng Polo Riyadh, ang Al-Mobti Company. Opo. Siguro, Ma'am Cleofe, mas maigi siguro tutukan ho natin itong problema ho ng dalawang nating OFW. Opo. Para ho madali ho nila makuha ho yung kanila po mga sweldo at makauwi dito sa bansa. Opo. Okay. With that, Ma'am Cleofe, thank you so much, ma'am. Ha? Diyan po sa Polo office ninyo. Thank you so much. Salamat po sa referral ng dalawang workers po. At least nalaman po namin yung concern nila para matulungan namin. Yes, ma'am. Antabay rin po kami sa inyo pong aksyon po dyan at ibabalita ho namin dito kung ano pong nagawa hong aksyon ng Polo. Yun. Okay. Thank you, ma'am.